Ang tamaim ay anting-anting sawikang Tagalog, katulad ng kwintas, buto, mga nakasulat, tali o anuman na nilalagay o sinasabit sa leeg ng bata, sasakyan o bahay. Bakit ito pinangalanan ng tamima at bakit ito ginagawa? Tinatawag itong tamima dahil ang mga Arabo dati ay naniniwala na ito ay tamamud dawa o kompletong lunas mula sa sakit at ito ay ginagamit sa dahilan na ito daw ay makakapagdulot ng pag-iwas sa pahamak o pagkausog mula sa sakit o demonyo. Isa sa mga itsura ng tamaim o anting-anting ay kwintas na may maliliit na buto o bato na sinasabit sa sasakyan o pinapaliit na kopya ng Quran na inilalagay sa bote at isasabit sa leeg, braso o kamay. Ang mga anting-anting ay iba't ibang klase. Unang klase ang nakasabit ay hindi mula sa Quran at ito ay nahati sa dalawa. Una, malaking pagtatambal, makakasira ng tauhid. Katulad ng paniniwala na itong mismong nakasabit ay ang tanging makakapagpigil ng pahamak. Pangalawa ay maliit na pagtatambal at ito ay paniniwala na itong nakasabit ay dahilan lamang ng pagpigil sa pahamak. Katulad ng mga sulat o simbolo na di naiintindihan. Sinabi ng Propeta Muhammad SAW, sino man ang nagsabit ng anting-anting ay nagtambal. Pangalawang uri ng tamima o anting-anting ay ang nakasabit ay mula sa Quran. At ito ay hindi pinapahintulutan sa dahilan na ito ay nabanggit sa mga pinagbabawal, pagputol sa ugat ng kasamaan at pag-iwas na mabastos o di marespeto ang salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ano ang dapat gawin para mapigilan ang kapahamakan? Una, ang buong pagtitiwala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang. Pangalawa, pagbabasa ng mga panalangin at mga dasal.